kung i-apply nyo itong high intense interval training o yung HIIT sa lahat ng machine na sinabi ko, mas mabilis kang mag-lose ng weight at saka mas mabilis kang magka-cut ng calories. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Patensya na po kayo ngayon sa boses ko kasi kagabi nasa labas po ako at saka malamig kagabi, hindi ako nakapagdala ng jacket. Kaya ngayon, ito yung boses ko, medyo paos. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng machine or yung cardio machine na ginagawa ko sa gym or ginagamit ko sa gym kapag gusto ko mag-cardio at saka kung gusto ko mag-lose ng weight. Pero itong mga machine na to, hindi lang to sa pag-lose ng weight or sa cardio. Maganda rin to sa heart natin at saka sa overall fitness lifestyle natin. Okay? Nirecommend ko po na gamitin nyo po itong mga machine na to at least 2 to 3 times a week. Okay? Pero bago ko po upinsahan itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week, at saka huwag nyo rin po sana kalimutan na i-click yung bell button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng bagong video, manonotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist, at saka dietitian. At sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun dito sa YouTube channel ko para mag-guide ko kayo at saka matulungan ko kayo na ma-achieve nyo din yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, magbibigay po ako ng 4 na paborito kong cardio machine at saka 4 na mabisang machine or 4 na mabisang cardio machine na mabilis mag-lose ng calories or mabilis mag-lose ng weight. Saka additional information, explain ko rin po dito yung HIIT o yung tinatawag nilang High Interval Intense Training. Okay? Kung hindi nyo po naririnig yun or kung hindi nyo po alam yun, i-explain ko rin po yun dito para malagay nyo po yung HIIT o yung High Interval Intense Training sa lahat ng mga machine na to para mas mabilis yung result natin. Okay? So, kailangan nyo pong panoorin itong video ko simula ngayon hanggang matapos para maintindihan nyo po yung ibig kong sabihin. Okay? Especially yung HIIT, napaka-importante po nun. So, yung unang cardio machine na paborito ko or ginagawa ko sa gym kapag gusto ko mag-lose ng weight or gusto ko mag-cardio ay yung elliptical machine. Hindi ko po alam kung narinig nyo na po yung elliptical machine. Ito po yung machine na nakatayo tayo at saka nagpipedal tayo at saka hawak natin yung dalawang handle, gumagalaw yung buong katawan natin para mag-workout. Okay? Ito yung number one na paborito ko na cardio machine sa gym kasi una sa lahat, hindi lang yung lower body natin na gumagalaw dito or nag-workout, pati na rin yung upper body natin. Kasi una, pinipedal natin dito yung sa paa natin, nag-workout o gumagalaw yung legs natin doon at saka at the same time, kapag hawak natin yung handle, gumagalaw din yung upper body natin at saka yung buong katawan natin para mag-workout. Kumbaga, nagbe-burn siya ng calories mula paa hanggang kamay natin. Okay? So, yung buong katawan natin. Okay? Kaya yung number one paborito kong cardio machine. Yung pangalawang cardio machine naman na paborito ko ay yung tinatawag nilang row machine o yung rowing machine. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung row machine o yung rowing machine. Ito naman yung machine na nakaupo tayo tapos hinahatak natin yung handle o yung tali para mag-workout yung buong katawan natin, ito naman yung nag-workout din yung legs natin at saka yung kamay natin o yung upper body natin. Pero ito naman yung nakaupo tayo. Maganda rin tong machine na to kasi una sa lahat, itong machine na to na nakaupo tayo dito habang nag-row tayo para tayong nasa bangka na nagsasagwan. Okay? Kaya mabilis yung pag-lose ng calories nito. Kaya ito yung pangalawa sa paborito kong cardio machine. So yung pangatlong paborito kong cardio machine kung wala yung elliptical machine at saka yung row machine o yung rowing machine ay yung stair machine o yung step machine. Hindi ko alam kung narinig nyo na po yung step machine o yung stair machine. Ito naman yung machine na parang hagdan. Ito yung naglalakad tayo pataas. Pwede natin bilisan yung paglakad natin o yung machine at saka pwede rin bumagat. Okay? So, the more nabibilis yung machine, the more nabibilis yung paghakbang natin pataas ng pataas. So, ibig sabihin, kapag mibilis yung hakbang natin pataas ng pataas, ito naman yung machine na bibilis din yung pagpapawisan tayo at saka makakalus tayo ng calories. Okay? Magandang exercise to, pero mahirap tong gawin, especially kung bago po kayo sa machine na to, kung gagawin nyo to, hihingalin kayo agad at saka pagpapawisan kayo agad. So, ina-advise ko kung gagamitin nyo po tong machine na to, make sure na ilagay nyo lang po muna sa low level para masanay yung katawan nyo. Kapag sanay na yung katawan nyo, ilagay nyo na rin siya sa medium at saka high or fast para bumilis yung pag-lose natin ng weight o yung pag-lose ng calories. Okay? So, yung pang-apat na cardio machine na paborito ko kung wala yung elliptical machine, kung wala yung row machine o yung rowing machine, or kung wala yung stair machine
machine or yung step machine ay yung treadmill, okay? I'm sure narinig nyo na po yung treadmill. Pero kung hindi pa, ito naman yung machine na pwede kang tumakbo at saka maglakad, okay? Nasa sa isang place ka lang, okay? Kasi nasa machine ka, diba? Kaya ito yung pang-last sa paborito ko kasi una sa lahat, itong treadmill machine, eh parang niisip ko kung gagawin ko to sa gym, pwede ko naman itong gawin sa labas, diba? Instead na gagawin ko to sa gym, pwede ako maglakad or pwede ako tumakbo sa labas. Mas may enjoy ko pa kasi nakikita ko yung scenery sa labas at saka mga fresh air at saka syempre mamomotivate kang tumakbo o maglakad sa labas kaysa yung nasa loob ka lang ng gym, okay? So yun yung apat na cardio machine sa loob ng gym na paborito ko na gawin para mag-lose ng weight o kaya gawin yung cardio, okay? Bibigyan ko naman kayo ng apat na mabisang machine sa pinakamabilis mag-lose ng calories o mabilis mag-lose ng weight at saka sa pinakamabagal, okay? Yung una sa lahat, yung machine na sasabihin ko dito, yung step machine o yung stair machine, okay? Yung stair machine o yung step machine, ay yun yung number one na mabilis na mag-cut or mag-lose ng calories o mabilis na mag-lose ng weight kung gagawin mo yung palagi. Kasi una sa lahat, yung stair machine o yung step machine, ito yung machine na lagi kang aakit ng pataas ng pataas ng pataas. Parang hagdan siya o parang umaakit sa bundok. Pataas ka ng pataas para ka nag-hiking. So, the more na naglalakad ka pataas ng pataas o kaya mas mabilis pa ng mas mabilis kang pagpapawisan, so mas mabilis kang maglulus ng weight o kaya maglulus ng calories. So, kaya ito yung number one na sinasuggest ko kung gusto nyo ng mabilis na process para mag-lose ng weight, try nyo pong gamitin yung step machine or stair machine palagi. Okay? Ayun yung number one na mabilis na makapag-lose ng weight. Nagamit ko na po yan lahat ng machine na sinasabi ko at saka na-experience ko na rin po yan. Yung stair machine or yung step machine, ayun yung pinakamabisa. Okay? Yung number one na mabilis mag-cut or mag-lose ng weight kung gagawin mo siya palagi. Okay? So, yung pangalawang machine na mabilis na mag-cut ng calories at saka makapag-lose ng weight ay yung rowing machine o yung row machine. Okay? Kaya yung number two, kasi ito namang rowing machine para ka naman na nasa bangka. Yung sinabi ko nga kanina, para kang nag-row sa bangka. So, ibig sabihin, yung kamay mo, kapag nagkasagwan, mabilis kang mag-lose ng weight at saka at the same time na nakaupo ka para ka rin nag-i-squat habang nagsasagwan pero nakaupo ka, okay? Kung nai-imagine nyo po yun, so ibig sabihin kapag ginagawa mo yun, kapag yung intensity ng machine, nilalagay mo sa mas mahirap, mas mataas, so mas mabigat siya, so kung mas mabigat siya, tapos gagawin mo siya ng mas mabilis, so mas mabilis kang mag-lose ng weight at saka mas mabilis kang pagpapawisan. So yun yung pangalawang machine na mabilis na makapag-lose ng weight. So yung pangatlong mabilis makapag-lose ng weight, eto naman yung elliptical machine, yung number one na paborito ko, okay? Kaya sinabi ko tong pangatlo kasi una sa lahat, ito yung pinakamadaling gawin, okay? In fact, hindi ito yung pinakamadali. Ang pinakamadali yung treadmill. Pero yung itong elliptical machine kasi, kaya ito yung sa pangatlo sa pinakamabilis o yung pinakamabilis na makapag-lose ng weight kasi una sa lahat, madali lang siyang gawin. Habang tumatakbo ka, para kang nagja-jogging pero kasi itong machine na to, magaang lang to. So, habang ginagawa mo tong machine na to, hindi ka masyado pagpapawisan hanggat hindi mo na tinataasan yung intensity ng machine at saka hindi mo binibilisan yung pag-pedal mo, okay? So, kumbaga, dito sa machine, pwede mo siyang kontrolin kung gusto mo siyang mabagal or gusto mo siyang mabilis. So, ang ginagawa ko lang dito, lagi lang nasa hindi siya mabilis pero hindi siya mabagal. So, normal lang siya. So, kumbaga, dire-diretso lang siyang ganung speed pero matagal ko gamitin tong machine, okay? Ginagamit ko tong machine for at least 50 minutes to 1 hour. Kaya, makakapag-lose ka pa rin ng weight ng calories habang ginagawa mo tong machine. Kaya, ito yung pangatlong machine na mabisang makapag-lose ng weight or makapag-lose ng calories. Okay? So, yung last machine, ito naman yung treadmill. Okay? Yung treadmill kasi, kaya ako sinabing pang-apat yun kasi una sa lahat, minsan sa treadmill, constant lang yung ginagawa natin. Minsan tumatakbo lang tayo. Minsan naglalakad tayo. Yung pag-cut niya ng calories, hindi siya ganun kabilis katulad ng sa stair machine or sa row machine at saka sa elliptical machine. So, kinukumpare ko lang tong machine na to dun sa lahat. Kaya ito yung sinabi ko na pang-apat. Okay? So, additional information, yung HIIT o yung High Interval Intense Training. Okay? Yung High Interval Intense Training, ito naman, explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin nito at saka kung paano ginagawa to. Okay? Yung HIIT, ito naman yung ginagawa mo ng mabilis tapos ihinto ka ng mabagal tapos gagawin mo siya ng hindi ganun kabilis, hindi ganun kabagal, tapos bibigla mo siya ulit gagawin ng mabilis, tapos babagal ka ulit. So, ayun yung ibig sabihin ng High Intense Interval Training. Okay? Mabisang, 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 mabisa lang.
itong exercise na to, itong routine exercise to, yung high intense interval training na to, maganda to at saka mabisa to, okay? Kung i-apply nyo itong high intense interval training o yung HIIT sa lahat ng machine na sinabi ko, mas mabilis kang mag-lose ng weight at saka mas mabilis kang magka-cut ng calories. Bakit? Kasi ganito, explain ko, okay? Last explanation ko na to. For example, kung gagawin mo yung high interval intense training sa stair machine or step machine, okay? Ang gagawin mo una sa step machine or stair machine, mabagal, lahat ng machine meron yung number from speed 1, 2, 3, 4, 5, and so on hanggang 20 or maybe 30 sa ibang machine, okay? So, ang gagawin mo, kung lalagay mo muna sa number 3, yung speed ng machine, so, doon ka mag-i-start. Tapos, pag ginagawa mo siya for at least 1 minute to 2 minutes, ang gagawin mo naman, bibilisan mo yung machine, yung speed niya, tataasan mo, ang gagawin mo, itatimes 3 mo siya dun sa current speed mo, okay? For example, kung yung current speed mo, number 3, itatimes mo siya sa 3, ang mangyayari niyan ngayon, eh, ilalagay mo siya sa number 9. So, times 3 nung bilis ng ginagawa mo, or times 4 kung kaya mo, gawin mo siya sa number 12. So, yun yung pinakamabilis mo na. Siyempre, hindi mo naman kaya nun ng mabilis. Kaya mangyayari niya, mapapagod ka. Ang gagawin mo naman, ibabalik mo siya sa number 3, pero below ng number 3, ilalagay mo lang siya sa number 1. Okay? Below ng standard o yung normal na takbo mo sa machine. Okay? So, ang gagawin mo nun, pag naka-recover ka na, number 1, naka-recover ka na, di ka na pagod ulit, ibabalik mo na ulit yung machine sa number 3. Okay? So, pag nalagay mo na ulit sa normal, and kaya mo na ulit ng mabilis, ang gagawin mo na ngayon, ibabalik mo na ulit siya sa number 9, ta times 3 mo lang ulit siya or times 4 or kung kaya mo lang mas mabilis pa doon, dagdagan mo pa siya another ng 3 more or 2 more speed, okay? Kung kaya mo, pero kung hindi, stick ka lang doon sa maximum speed na kaya mo, tapos i-maintain mo ulit yun, tapos gawin mo ulit yung rotation na yun na sinabi ko sa pinakamababa, tapos gawin mo sa normal, tapos mabilis ulit, tapos i-rotate mo lang o rotate yun for at least 45 minutes to 50 minutes. So yung technique na yun ang tinatawag doon, ayun yung ibig sabihin ng high intense interval training, okay? So i-apply mo yung routine na yun sa lahat ng machine. I promise ko sa'yo, kung gagawin mo palagi yun, mabilis kang mag-lose ng weight at saka mabilis kang mag-lose ng calories. Okay? Tandaan mo yun. Kaya yung mga machine, pag nakikita mo, may burn fat, pag kinilik mo yun, ganun yung papagawa sa'yo. Pero, kung gusto mo ng i-manual lang, pwede mo siyang gawin kasi para nakokontrol mo yung gusto mong bilis at saka makokontrol mo yung gusto mong bagal. Okay? Diba? So, makes sense. So, ganun din yun kung i-click mo yung machine na may nakalagay na burn fat, i-click mo, ganun din yung papagawa sa'yo. Kung yung machine naman, kunyari yung rowing machine naman o yung row machine naman, ang papagawa naman sa eh minsan ang papagawa sa'yo yung mabigat, kung gaano kabigat, kunyari from 1 to 5 or 1 to 10, ilalagay ka muna niya sa number 2, tapos ang gagawin niya, lalagay ka siya sa number 5, tapos pinakamataas number 10, tapos ibabalik ka ulit niya, number 2, 5, 10. So ganun yung routine ng fat burning, okay, or yung burn fat sa mga machine. So parang ganun din siya. Kung gusto niyo siyang i-click, click niyo yon, okay din yon, pero kung gusto niyo ng manual na gawin, ganun yung gawin niyo, okay, yung mga speed paglaruan niyo. So habang bumibilis kayo, yun yung mas mabilis na mag-lose ng calories. Kapag bumabagal kayo, dun kayo nag-recover. At syempre, kapag nag-recover na kayo at naka-recover na kayo, ibalik nyo ulit sa mabilis para mabilis kayong pagpawisan, mabilis kayong mag-lose ng calories at saka mabilis kayong mag-lose ng weight. Okay? So, nag-guess nyo po ba? Kung nag-gets niyo, comment kayo sa baba. Pero kung hindi, comment pa rin kayo sa baba. Tatry ko pa rin po explain doon kung ano ibig ko sabihin. At saka kung may hindi po kayo naintindihan, comment lang kayo sa baba. Tatry ko sagutin yung comment niyo o yung mga tanong niyo as soon as possible. Okay? So ito po muna yung video ko ngayon. Sana ito pong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po ito sa inyo, sana po i-share po natin para sa lahat ng gustong mag-lose ng weight at saka gustong mag-cardio gamit yung mga machine. Okay? Ulitin ko po, hindi lang po ito sa pag-lose ng weight, maganda rin po ito sa heart natin at saka sa overall lifestyle fitness natin. Ulitin ko po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. At saka huwag niyo rin po sana kalimutan na i-click yung bell button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng bagong video katulad po nito, mananotify po kayo. Okay? So ayun po muna yung video ko ngayon. Maraming salamat po. At saka kita-kits po ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Peace!